Bago pa man sumikat ang araw, karamihan sa mga manggagawa ay nakikipagsapalaran na sa daan upang makapasok sa trabaho. Ang ilan ay kayod-kabayo, maitaguyod lang ang mga pangunahing pangangailangan. Sa usaping benepisyo ay malaking tulong ito para sa mga manggagawa, tulad na laman ng mga buwan ng kalta sa sahod na mapapakinabangan sa hinaharap. Pero paano kung ang ordinaryong manggagawa ay nakakaltasan ang sweldo para sa benepisyo, ngunit hindi naman pala ito na ire-remit ng employer mo? Na-hire po ako noong A46 po kay Demo Power Philippines. Bali po, sabihin po kami, tapos nag-iipon po kami, tapos naghahanap po kami ng mga utak po. Under po the agency, yung pinaka-company na pinapasukan namin. Tapos po, ang nagpapasahod po, bali yung company po, tapos sila na rin po nagkakaltas ng mga benefits namin. May pinirmahan po kami, tapos hindihan po nila kami ng SS, Mag-ibig, PhilHealth po. Nag-check naman po kami sa SSS, tinanong po namin, sir, kung yung SSS po ba nahuhulugan ng company namin, paano po to? Sabi nila, through online po, makikita mo na kagad doon kung may hulog yung company nyo. Kada sahod namin, magtatanong kami na, ano po, nakantasan nyo na po yung ano namin, sahod namin. Tapos pag nag-check po kami kay SS, wala naman po kayong hulog. Kasi sasabihin po nila, quarterly daw po yung pasok. E kung quarterly po, ngayon is January na po. April pa po ako pumasok noon. Tapos nag-resign po ako noong September 16 po. Kasi nga po walang hulog yung SS po namin. Kahapon po, nag-check po ako. Ang lumabas lang po, yung May lang po ang may hulog. Noong June, August, hanggang September po wala. Pero po, yung payslip ko po, meron po siyang kaltas po sila. Sa ngayon ay walang trabaho si Ate Joanna. Dalawa ang kanyang anak at tanging ang mister ang kumakayod para sa kanilang pamilya. Yung kinakaltas niyo po pala sa amin, sana po ihulog niyo po. Kasi nagtatrabaho po kami ng maayos, sumusunod kami sa terms and condition niyo po. Sana po, ihulog nyo po yung, kung ano po yung kinakaltas nyo po sa amin. Bukod sa pinaghirapan nila ang perang ikinaltas sa mga sweldo, ay makakaapekto din ito sa kanilang makukuhang pensyon sa hinaharap. Po, paglalaban po namin kung ano yung dapat. Kasi pinaghirapan po namin yon for the future po naman namin na kailangan yung benefits na kinakaltas nila, sana mahulugan po nila. Okay. So, Sean. Yes, Lady I. Oo. Chinek natin tayan sa SSS. Ano ang sabi ng SSS? Sean? Yes, Lady I. According po sa info na ibinaba ng SSS, ay nahuhulugan naman pala ng agency yung kanilang mga benefits. Kaya lang may problema lang sa SSS. Tsaka dun sa agency, hindi pa nila nabibigay yung listahan ng mga empleyado, kaya hindi pa naipapasok doon sa record po nila. Pero ano yun eh, trabaho dapat ng SSS yan na i-check. Kasi na i-check yung kung yung contribution ng kumpanya ay talagang naipapasok. At ano kasi yan eh, 50-50 yan eh. Yes. May contribution yung empleyado, yes. may counterpart yung kumpanya. Tapos dapat 'yan mamomonitor ng SSS kung talagang regular na nakukumplyan. Okay. At marami na ring dinimanda ang SSS at napakulong ng mga mimiari ng kumpanya na niloloko nila mga empleyado nila. Uh-huh. Ito nasa linya tayo through messenger to, no? Nandiyan sa si Joanna Dizon, yung humihingi sa atin ng tulong. So, magandang umaga sa iyo, Ate Joanna. Joanna? Andyan ba? Ah, okay. Ayun, nagri-ring pa. Okay, wala lang. O sige, nasa linya na lang tayo. Ayan, andyan na si Joanna. Andyan na, Joanna? Yes po. Ayun. Ayan. Oh, Joanna, ganito. Nakahapon, nakausap natin tayong SSS. Yes, no? Na-check natin. Yes, na-check. Nandun yung yes, hulog pa. Ninyo. Ang problema, hindi daw nagsasubmit yung iyong kumpanya ng listahan ng mga empleyado. Ng mga empleyado. So, yun ang gusto. Okay. Joanna, pakihinaan yung monitor mo para hindi magpi-feedback. Oo. So, yun ang gusto nating malinawan tayo, no? Kaya lang ang hello? Problem... Hello, okay na po? Opo. Okay na po, Ate Joanna.
Joanna, na-check namin sa pakinaan lang nga, Joanna, ulit. Nag-feedback kasi yung monitor mo. Yung sabi ng SSS... Okay na po, sir. Yes, oh. Sabi ng SSS, nagre-remit naman daw ang company. Pero hindi sinasad... talagang nag-feedback pa, no, Joanna? Ang sabi Joanna, hindi lang daw nagsasabit yung ang company ng list ng mga empleyado. So, pabe-verify pa rin namin yan. Pero, mamaya, tingnan natin, ha. Baka naka-speakerphone si Joanna, eh. Kaya nagpi-feedback. Oh. Ah, hindi ka naka-speaker. Wala ka monitor. Oh, baka yung aming mga staff pala rito. Ngayon, para mas maklaro, nasa linya si Attorney Flaminiano at para lalo kang malinawan. Pero tutulungan ka namin dito sa laban mong ito, ha, Joanna. Yes. Attorney, magandang umaga po. Magandang umaga. Ayan. Okay, attorney, kasi ganito, narinig mo po yung problema, no? So, nandun naman daw yung lista, nandun naman daw yung hulog. Ang problema, hindi nagsasubmit ang kumpanya. So, ano po ang magandang payo para gawin ni Joanna na maipasok? Kasi nga naman, apektado lahat, pati yung benefits niya hanggang pagtanda niya. Sa ganyang sitwasyon na partner, no, kasalanan pa rin ng kumpanya yan kung tutusin kung bakit hindi nakakapagbigay ng list, no? Usually alpha list ang tawag sa ganyan. Mm-hmm. Dahil kailangan nilang mabigay yan para makumpleto ng SSS yung pag re-registro, pag-i-input ng mga payments, no? Mm-hmm. So importante diyan na makalampag, no? Kailangan talagang pilitin o masabihan kaagad ng employer na i-submit nila yan, isumitin nila yan sa SSS office kung saan sila nagre-remit as soon as possible, dahil hindi talaga matutuloy yung pagre-remit na ganyan o yung pag-i-input ng mga remittance ng mga empleyado. At kung hindi nila magagawa yan, sila ay maaari pa rin maging liable o ihabla dahil hindi nila tinutupad yung mandato na dapat nilang gawin sang-ayon na rin sa batas. Attorney, po ba may role din na dapat gampanan ng SSS? Naalala ko noon, kailangan ng SSS nag-check sa mga kumpanya. Correct. Kung anong kulang nila. Yes, so from time to time, partner, ginagawa ng SSS yan. Mm-hmm. Nagkakaroon ng mga on-the-spot checks. Hindi lang Dole ang gumagawa niyan. Pati mismo sila nagagawa ng mga on-the-spot checks. At mismo kapag may mga ganyan, pwede nilang issuehan yan ng notice of violation. Yun. At binibigyan nila yan ng karampatang panahon para maitama o maikorek. At kung hindi, maaari itong maging basihan para ihablan nila ang employer na hindi nakakatupad dito. So, si Joanna, attorney, pwede po ba siyang magsampa na ng reklamo sa ngayon? Pwede na yan na partner. Ano? Pwede na yan na dahil nga sa kapabayaan, dahil nga sa ganyang delay, hindi na ihuhulog ng tama yung kanilang portion, no, yung kanilang SSS benefits, maaari na siya magreklamo sa SSS. Dahil partner, ang SSS kasi dito ang magsisimula, ang mag-i-initiate ng paghahabla sa piskalya upang mademanda, magkaroon ng kaukulang demanda laban dito sa employer. Mm-hmm. Kailangan pa ba ng abogado ni kailangan niya. Nitong si Joanna? Para magsampan ng reklamo sa SSS? Ang maaaring gawin, at ito ang suggestion natin, maaari natin siyang tulungan sa pamamagitan na nating opisina, makipag-coordinate sa SSS. At pagdating naman kasi
partner sa SSS, ano, siya ay siguradong tutulungan dyan ng compliance o legal department para magsagawa ng karapatan o maghain ng reklamo at kung ano man yung mga requirements na kailangan pa para masimulan yung pagreklamo. At kapag nakita ng legal or prosecution department ng SSS na merong sapat na batayan, ika nga ay probable cause para idemanda talaga ang employer, yun ang gagawin nila. Yun ang uumpisahan nilang gawin sa pamamagitan ng SSS. Okay, ayun. So siguro tay, Tess, i-ano natin? Yes, tulungan na lang natin. Gawa natin ang endorsement. Samahan natin si Joanna. Para at least doon sa SSS para malaman natin dahil pansinin siya at i-monitor natin kung ano status pag wala pa rin ano kilos idemanda na natin talaga. Okay. Mag-file na ng complaint ang si Joanna pareho pwede nating complain ng SSS at pwede rin nating complain ng kanilang kumpanya. Okay. Kasi sa anti-red tape naman lo sa mga government offices dapat mayroong certain period na ma-actionan nila agad yan. Yes, opo, tama. Opo. At syempre, Lady Tay, no, kanina narinig natin na sila, kami, ang sanabi niya. Ibig sabihin, marami sila. So, I think, papansinin talaga sila ng SSS. No? Tama yung sinabi ng tatay kanina, na sinang-ayunan din ni attorney, magre-reklamo sila sa SS at ang SS ang kakalampag dapat doon sa kumpanya. Yes, okay. Mm-hmm. Okay, attorney, salamat po ha. Ang aga ka namin kinalampag. Yes, pero kahit maaga, pero ano, fresh na fresh pa rin si attorney. Yan ang sikreto na nagsiservisyo sa bayan. Tama. Pro bono si attorney. Kaya talagang ano, bumabalik ang pagpapala. Ayan. Sa atin ha. Oh. Yes, okay, attorney. Salamat po, anytime. Ayan. Okay, salamat. See you on Friday, attorney. Ayan. Si attorney Jojo Flamiano, ang ating pong abogado ng bayan dito sa Flash TV. Libreng konsulta, libreng serbisyo, dito lang sa Flash TV yan. Yes, okay. So nasa linya na ulit si Joanna. Joanna, naririnig mo na ba ulit kami? Joanna? Okay. Joanna, kung makipag-coordinate ang staff namin, para samahan ka sa SSS, gawan ka namin ng endorsement para makita natin kung ano na yung status. Ngayon, pagka wala pa rin nangyari, gagawa tayo ng mga legal actions. Okay. Okay, Joanna. Po, salamat po. Okay. Ayan, si Joanna. Thank you, Joanna. Dizon. Alam mo, ito pa lang si Boots de la Cruz nanonood sa atin. Wow! Good morning. Hello po, magandang umaga. Oh, ito, may sagot naman ng SSS tayo. Hindi sila makapagpa-interview dahil bago na naman yung kanilang presidente, tama ba ako? Yung presidente, so gumagawa pa sila ng guidelines na bago patungkol po sa pagpapalabas nila ng impormasyon. Bakit ganun? Public records, public ka na yan. Karapatan ng ano yan. Correct. Bakit ganun ano tayo? Bira, kayo, puro kayo. Paro kayo, demoka. Bulokratik ka. No? Kaya hindi umulad natin. Kaya ba't ganun ang ahensya ng gobyerno, no? Para lang magpa-interview, kailangan meron... Pagtamad ang boss, tamad din ang empleyado. Ayun. Okay, opas yan. Yes, maraming salamat Tatay Rani, Lady Ay at Miss Tess. Para sa serbisyong bayan ni Tatay Rani, ako si Sean Sagalit sa Flash TV.